What's up, Kajoy Chan? Kuya Christian here. Kamusta ka? Sa araw na ito, halika pag-usapan natin kung ano-ano nga ba ang 15 kakaibang trabaho pero malaki ang sahod. Sa panahon natin ngayon, mahirap makahanap ng trabaho at kumita ng malaking pera katulad ng doktor or teacher. Pero alam mo ba, Kajoy Chan, na merong mga kakaibang trabaho? Sobrang kakaiba, pero napakalaki ng sahod. At kung bago ka nga lang sa aming channel, pasubscribe naman at pakihit na rin ang notification bell button para na rin maging updated ka sa aming mga bagong video. Mag-upload kami ng isa hanggang dalawa kada linggo. Kaya ano pang inaantay natin? Tara na! Number 15, Professional Snuggler. Pag sinabing professional snuggler, ito yung mga professional na taga-comfort o taga-yakap ng tao. Kung ikaw ay depressed or malungkot na tao, pwede mo itong i-avail. Ano nga ba ang ginagawa ng mga professional snuggler? Ikaw ay yayakapin niya at ipaparamdam sa iyo na hindi ka nag-iisa. Kaya bagay na bagay ito sa mga taong single. Nagumpisa ito sa bansang Japan. Dahilan na rin sa daming tao na didepress doon. Alam mo ba na pwede kang kumita ng $60 to $80 o higit na 2,880 to 3,840 pesos per hour ito, Kajochan, ha? O ano, Kajochan, aayaw ka pa ba sa ganitong trabaho? Number 14, Dog Food Tester. Kaya mo ba itong gawing, Kajochan? Sa pagtikim ng common food ng tao, ay isang pangkaraniwan lang ito para sa atin. Ngunit, itong dog food tester ay talaga namang kakaiba. Paano kung ito ang maging trabaho mo, Kajochan? Ganito ang ginagawa ng mga professional dog food tester. Tinitesting din nila kung ano ang lasa at maging ang packaging ng dog food ay sinusuri din nila. Pero alam mo ba na ang sahod ng mga professional dog food tester ay umaabot ng $40,000 o mahigit na 2 million pesos lang naman kada taon. Number 13, Water Slide Tester. Sila yung mga taong nagtetesting ng mga slides sa mga resorts at sinusuri din nila kung gaano ba ito kasaya at kadelikado para na rin sa safety ng mga turistang bibisita doon. Isa itong trabaho na masasabi kong cool dahil na rin sa bukod sa nagtatrabaho ka na, nag-e-enjoy ka pa sa ginagawa mo. Kumikita lang naman sila ng $30,000 a year o mahigit na 1.5 million pesos. Number 12, Drying Paint Watcher. Oo, tama ka, Kajochan, merong ganitong trabaho. Sila yung mga gumugugol ng mahabang oras o araw para magpinta sa mga sheet ng karton upang malaman kung gaano nga ba katagal ang mga bagong gawang pintura na matuyo. Ito din ay tinitignan niya kung ano nga ba ang mangyayari o pagbabago sa kinulay na pintura sa karton. Sila ay kumikita ng $40,000 a year, katumbas na 2 million pesos sa ating pera. Number 11, Full-time Netflix Watcher. Ito na yata yung dream job ko. Panonoodin mo lang lahat ng mga movies at series dito. Pero kumikita ka ng malaking halaga at safe pa dahil na rin sa loob ka lang ng bahay araw-araw. Kaya masasabi ko ang trabaho na ito na napakaswerte mong nilalang kapag nagkaroon ka ng ganitong trabaho. Pero syempre, hindi lang yun ganon kadali dahil ikaw din ay manonood bago ito ipalabas sa publiko. Dahil ang kanilang trabaho ay susuriin ang mga programa ng mga tags para na rin na mabilis nating mahanap yung mga gusto nating palabas upang makatulong sa mga manonood kung ano mismo ang hinahanap natin. Sumasahod sila ng $50,000 o katumbas na 2.5 million pesos bawat taon. Number 10, Golf Ball Diver. Ang trabaho naman nila, sila yung mga taga-kuha ng golf ball sa tubig. Kung ikaw nga ay nakapunta na sa golf field na may naglalaro, sigurado nakakita ka na namang golf ball na napapadpad sa tubig dahil na rin sa lakas ng tira nila sa mga bolang ito. Kung iisipin natin na madali ang trabaho nito, pwes nagkakamali ka, Kajochan, dahil kinakailangan dito ng malakas na pangangatawan dahil na rin bubuhatin mo ang mga golf ball na naipon mo habang ikaw ay nasa ilalim ng tubig. 40 to 100,000 o katumbas ng 2.5 to
5 million pesos kada taon ang kinikita ng mga ito. Sa mga nauna nating topic kay Jochen, may nagustuhan ka na bang dream job? Kung meron, comment mo naman para ma-share mo sa amin kung ano yung mga nagustuhan mong trabaho. Number 9, line seaters. Akalain mo yun kay Jochen, may trabaho din palang ganito? Ngayon ko lang din ito nalaman. Sino ba naman kasi sa atin ang may gusto ng mahabang pila? Kung sakaling madami kang appointment o ayaw mo mag-antay ng matagal, maaari kang magbayad sa tao na pipila para sa'yo. Nauso ito sa Amerika. Naisipan nila ito dahil sa daming taong mainipin sa kanilang bansa. Ang bayad sa mga tagapila ay $20 o katumbas ng 1,000 pesos kada pila nila. Kaya saan ka pa ka Jochen? Isipin mo kada pila mo meron kang 1,000. Kung isisipagin mo, maaari ka agad maging milyonaryo. Number 8, personal shopper. Karamihan sa mga tao ngayon ay sobrang busy na. Nung iba ayaw lang talaga lumabas ng bahay. Kaya merong mga tao na nag-hire para bumili ng mga gamit at damit nila. Less hassle na rin kasi ito para sa kanila. Dahil mag-aantay ka na lang sa inyong bahay at tada, meron ng bibili ng mga kailangan mo. Kumikita sila kada oras ng $65 o katumbas ng 3,500 pesos. Number 7, paper towel snipper. Ang trabaho naman nila ay tagaamoy ng paper towel. Ang trabahong ito ay kakaiba. Ngunit kung makukuha mo ito, ikaw talaga ay mapalad. Dahil madaming pagsubok bago mo ito makuha ang trabahong ito. Dahil kaunti lang ang job opening ng ganito. Ang mga paper towel snipper ay binabayaran para matiyak na walang kakaibang amoy bago ito ipagbilid sa publiko. At alam mo ba sa sobrang hirap makuha ng trabahong ito? Sabi nga nila mas mataas pa ang rate na maging artista ka kaysa makuha ang ganitong trabaho. Pwede kang sumahod sa kada linggo ng $1,000 or katumbas ng 50,000 pesos kada linggo. Number 6, ice cream tester. Ang trabaho nila ay tagatikim ng ice cream. Kaya yung mga mahilig sa ice cream dyan, baka ito na ang dream job mo. Ang trabahong ito ay talaga namang nakakamangha. Number 5, live mannequin. Itong trabahong ito ang pinaka-boring sa ngayon. Ang mga taong ito ay binabayaran lamang upang tumayo at ma-display ang mga damit o mga accessories sa madaming oras. Dahil ang mga live mannequin ay mas epekto daw kesa sa mga plastic na mannequin. Pero hindi din madali ang trabahong ito dahil kailangan mong tumayo sa iisang lugar ng maraming oras. Pero kahit napakahirap ng trabahong ito, meron namang itong maayos na sweldo dahil ang sahod nito ay per oras. Nagkakahalaga lang naman ang per oras nila ng $100 or katumbas ng 5,000 kada oras. Number 4, train pusher. Sila ang mga tagatulak ng mga tao sa loob ng train. Kung sa ating bansa matindi ang tulakan at balyahan sa loob ng MRT o LRT dahil na rin sa rush hour, dito sa Japan nangyayari din ito. Ngunit siguro itinigil din ito simula nagkaroon ng nakakahawang sakit dito sa ating mundo. Isipin mo ka Jochen, tagatulak ka lang ng tao sa loob ng train. Pero sasahod ka ng kada taon ng $40,000 o katumbas ng 2 million pesos. Number 3, snake venom milker. Ang trabaho ng mga ito, sila ang kumukuha at kumukolekta ng mga venom sa ahas. Ginagawa nila ito para sa mga makakagat ng ahas para na din maiwasan ang pagkalason sa katawan ng tao. Ginagamit ito bilang anti-venom. Yung ganitong trabaho talaga namang kakaiba din. Hindi din ito basta-basta dahil kinakailangan dito ng expert na paghawak sa ahas. Dahil sa isang pagkakamali mo lang dito, maaari ka niyang matuklaw. Pero syempre hindi rin biro ang sahod ng mga to dahil sumasahod sila ng $50,000 o katumbas ng 2.5 million pesos lang naman kada taon. Kaya ang trabahong ito ay instant milyonaryo ka na din. Bago tayo tumungo sa number 2, nakasubscribe ka na ba ka Jochen? At nakapili ka na ba kung ano yung dream job mo? Mag-comment ka naman para malaman din namin. Number 2, scuba diver pizza delivery man. Sa bansang Florida ito sumikat.
dahil na rin sa merong hotel doon sa ilalim ng dagat. At bago ka pa man makakain, dadalhin muna ito ng scuba diver yung pagkain mo mula sa taas ng hotel. Hanggang doon sa pinaroroonan mo sa ilalim ng tubig. Ang mga nagtatrabaho dito ay sumasahod lang naman ng $40,000 or katumbas ng 2 million pesos kada taon. Number 1, professional sleeper. Merong hotel sa Finland ang nag-hire ng ganitong service sa mga professional sleeper or mga taong matutulog sa bawat kwarto ng hotel para maranasan at malaman ng may-ari ng hotel kung ano pa ba ang mga dapat baguhin o idagdag sa kanyang hotel para na rin malaman kung masaya ba ang mga lokal o turista na mag-i-stay sa kanyang hotel. Napakasarap naman ang ganitong trabaho. Sumasahod lang naman sila ng 60,000 pesos o katumbas ng 3 million pesos kada taon. Ikaw, Kajochan, meron ka bang nagustuhan sa ating mga topic for today? Kung meron, i-comment mo naman para maibahagi sa amin yung mga dream job mo. Dito na nga matatapos ang isa na naman nating panibagong kwento at kaalaman. Kung may gusto kang ipakwento, huwag kang mahiyang mag-comment. At sa mga gustong magpa-shoutout, mag-comment na din. Pipili ako ng 2 hanggang 5 para masama kayo sa susunod nating video. Dito na lang tayo hanggang sa muli. Paalam!